Lumabas muna sila sa World Wide Web, fresh from the internet, at makakasama na sa content nila ang pagsabak sa politika ng ilang bloggers at social media influencers. Ilan sa kanila naghaina ng kanilang Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Inihain ng may bahay ng health advocate at doctor blogger na si Doc Willie Ong ang COC ng Mister na tatakbo bilang senador. Sa ikatlong pagtaya sa pwesto, layo ni Doc Willie na magpasa ng mga batas para sa mas maayos na healthcare para sa mga Pilipino. Nasa Singapore si Ong at nagpapakimo dahil sa cancer. If I did not have the sarcoma, I would not have run. Because I saw no reason in running. But with the sarcoma and everything happening, I think it's like a divine intervention. And you may not believe it, but people with cancer, they see things differently. If you know your time is limited, you see things differently. You become more confident. I'm not sure how you call it. Mas matigas, mas ma... So, I just feel I have to do it. It's like a mission. It's like a mission from God. Sa social media, may 17 million followers si Doc Willie sa Facebook. Higit 9.83 million subscribers sa YouTube, 1.2 million followers sa TikTok at Instagram, at may 26,200 na followers sa X. Isang upuan din sa Senado ang target ng sikat na vlogger at podcaster na si Mark Gamboa ng Models of Manila. Gusto raw niyang patunayan na sa social media age, hindi na kailangan ng maraming pera para maging senador. Meron siyang higit 332,000 subscribers sa YouTube, 183,000 followers sa Instagram, halos 10,000 followers sa Facebook, at higit 5,000 followers sa TikTok. Kung views lang ang pag-uusapan, namamayagpag din ang social media presence ng viral food stall vendor na si Deo Balbuena o mas kilala bilang si Diwata. Mula Diwata Pares, Diwata Congress naman ang susuungin niyang karera bilang ika-apat na nominee ng vendor party list. Alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi wala po po talagang nag-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Sa komentaryo sa politika naman sumikat ang TikToker na si Ellie San Fernando. First nominee siya ng kamanggagawa party list. Plataporma niya daw ang pagtapos sa provincial rate at dagdag sahod sa lahat ng manggagawa. Merong higit 834,000 followers sa TikTok si Ellie. Samantala, second time sasabak sa local election ng tanyag na ingot-ingotan blogger at may skincare brand na si Rose Martan. Tatakbo siyang muli bilang konsihal sa 1st District ng Lungsod ng Maynila. Isa sa isinusulong niyang advokasya ang makatulong at makapagbigay ng permanenteng ayuda sa gamot ng mga matatanda. Meron siyang 21.2 million followers sa TikTok. Opo, gagugaguman ako sa social media. Pero isa lang po yung sinisigurado ko po, hindi po ako kurakot na tao. Ayon kay Professor Jean Franco ng UP Political Science Department, bagong phenomenon ang paglahok sa election process ng mga bloggers at content creators. Pero hindi naman daw garantiya na magiging boto ang bawat like, heart, view, share o follow at subscription sa bagong platform na mga ito. Let's see if that will translate into votes, no? Pero kasi noong 2016, but it's different naman si ano, diba? Si Rodrigo Duterte, siya yung tinatawag na social media president kasi nga sa dami ng sa kanya sa social media during the 2016 elections, no? So let's see. Mula noong 2016, posibleng maging trend na rin umano tuwing halalan ang papel ng social media at internet. Para sa kandidato, libre ang pagpapakalat ng impormasyon dito. Para naman sa botante, mas maraming nagiging available na impormasyon sa kandidato na pwedeng gumabay sa pagpili nito ng iboboto. Pero paalala ni Prof. Franco, maging maingat sa impormasyong nakukuha sa social media dahil wala pang nagre-regulate sa mga ito.
Para sa Agenda, Francis Polbe, BNC.